Okay mga kapatid, sana naririnig niyo po ako. Dito po tayo sa may bandang Barangka dito sa Marikina at sa ngayon po ay tumataas pa rin po ang tubig dito sa area na ito. Teka, babalik na rin ko yung camera kaya ako nakapayong kasi mababasa yung full, matitigil ang broadcast natin. Teka ha. Ayan, ito po, ito para makita ninyo ganyan po ka ano ang tubig dito. Ankle deep ang tubig. At kanina po dumating kami dito around 30 minutes ago, an hour ago, wala pa itong ganitong kataas na tubig dito at sa ngayon po tumataas pa rin ito. Yung ibang team natin, bali ito po, itong nakikita nyo ngayon, yan yung papuntang Katipunan, Katipunan Avenue. Itong kabila, yan, yung nakikita nyo yung crew cab namin, papunta dun sa kabila doon, yan naman po yung papuntang Provident onwards. Kami po hindi na kami maka-advance from here dahil sa lalim po ng tubig at tumataas pa ngayon tubig, hindi na kami makaka-advance, masyadong malalim, hindi kakayanin ng aming sasakyan. Dito po may ibang mga taga-media na nagpunta doon sa banda roon, sakay po sila ng mga truck at mga rubber boat ng Philippine Navy at iba't ibang ahensya. So ganun na po kagrabe yung ano doon, yung sitwasyon doon at hindi po basta-basta makakadaan yung mga ordinaryong sasakyan. Itong sa amin nga po, pickup truck na ito ay talagang hindi pa rin po kakayanin. May mga team po tayo nandoon, I think Mayan Los Baños is live at this moment doon po. At ngayon po dito sa area na to kung saan ako nakatayo ay magtatayo ng parang outpost dito yung mga ating mga kapulisan. At dito yung parang magiging coordinating place nila para dun sa mga gustong mag-rescue. As we speak po, dahil sa taas ng tubig, dahil sa tindi ng current ng ilog, at dahil na rin sa, syempre, bumabagyo po, malakas ang hangin, ay nahihirapan din po sila mag-conduct ng rescue operations doon. May isa pong nakausap tayong police official po dito sa area na ito at sinabi niya marami na nakapasok doon. A while ago nakita rin natin ang MMDA doon sa area na yon. As we speak wala pang nakakabalik dito. Pwede po kasi doon din sa banda roon, doon sa ibang mga schools doon sa banda roon, doon po ililipat yung mga stranded o yung mga apektado nitong pagbaha. Naku, merong mga tayong mga reports na talagang yung lalo na yung mga taga Provident village ay nandun na sa second floor ng kanilang bahay doon sa kanilang mga bubungan dahil gano'n na po talaga kataas ang tubig. Dito po sa Barangka, dito sa area na ito, may garaan po, may garaan. Kung bumaha na po dito ay siguradong wala na po madadaanan papasok sa ibang bahagi ng Marikina. So yan po, kung makikita nyo po yung mga dito po sa area na to ha, ganyan kataas yung tubig. Pero dun sa banda roon ay mas malalim na po. Ayan, kung makikita po ninyo, ankle deep ang tubig. May mga nagre-rescue katulad nito. Oh. Dala-dala yung kanyang aso. Kanina po may mga nakita rin tayo, may mga bit-bit ng salbabida. Ganun na po ka desperate ang situation dito. Talagang kahit ano po ay gagawin para lang po mailigtas yung kanilang mga sarili, yung kanilang kaunting ari-arian. Yan. Ayan po, Okay, ayan. At dito po, nagtatry rin po yung mga police personnel po natin na mag-conduct ng crowd control dahil syempre po, kapag ka masyadong maraming tao po dito, ay pag masyadong maraming tao dito, ay makakagulo rin yun sa kanilang operations. As of now, yan, nakita po natin, Maynila rescue team, papunta po doon sa banda roon at dala yung kanilang rubber boat. A while ago, may nakita tayong RCBC na team, meron silang parang stainless steel na boat at gagamitin din sa rescue operations. MMDA was also here, the Philippine Navy was also here at medyo marami-rami na po ang nakapasok po doon sa banda roon. Ayan, okay. Doon naman po sa banda roon, ito po, about face tayo, okay. Doon po sa banda roon naman, yung doon sa may papuntang Katipunan, meron pong isang evacuation center doon po. Meron pong mga taga Barangka, meron taga Provident din, merong mga taga Tumana. Ayan, teka, titingnan natin yung isang truck na kanina ay puno ng mga evacuees.
Pero palagay ko nailipat na rin sila dun sa evacuation center as we speak. Yeah, marami-rami rin. Yes, opo, may mga rescue boats na po na papuntang papunta doon sa Provident. Marami-rami na rin po. Ayan, okay. Ito puno ng mga yung may mga sakay po na mga evacuees. Hindi pa lang pumalinaw sa atin kung saan sila dadalhin kasi itong building next to them is an evacuation center. Ayan. So dito po sa banda rito, wala nang baha kung makikita po ninyo. Pero yun nga po, teka, about face ulit tayo ha. Doon tayo sa papasok ulit ng ano. Tumana Marikina is heavily flooded right now. Hindi ko alam kung tama yung term pero bahang-baha po ngayon sa Tumana. Yes, sa Provident ang dami nagpapa-rescue. Nako, sana matulungan sila. Ito po, silip po tayo dito sa may bandang river banks. Ito po, waist deep ang tubig dito. Nako po. Teka, sandali, ikot tayo. Hay, ikot. Sandali. Okay. Nawala yung mga tao dito kanina. Dali. Dali po, sandali. Okay, ito po ngayon ang ayan po nakikita nyo po dito po sa may Riverbank Center. Ayan, iyan po ang sitwasyon dito ngayon. Ayan, meron po mga tumatawid. Knee deep, waist deep ang tubig. Ayan. At as we speak nga po, ayan tumataas ang tubig dahil umuulan pa rin po right now. Ayan po, oh. Teka, balik tayo dun sa kabilang area kanina. Oops, sorry. Ayan po, kung makikita nyo yung tubig. Ayan po, kanina po wala itong tubig na to nang dumating kami. Ngayon, meron na ulit at medyo mataas at this point. Ayan, ang dami pa rin tumatawid mula dun sa other side. Papunta dito. Ayan. Naku, tumaas yung tubig. Diba kanina dito tayo galing? From kanina, a few minutes ago, and now, naku, mas mataas na po yung tubig dito sa kinatatayuan ko. Okay. Okay, sige mga kapatid, magpapaalam po muna ako, mag-i-interview po muna ako ng mga tao dito. Kung nasan man po kayo, stay safe mga kapatid. Ingat-ingat po tayo lagi ha. Ako, dalawa pong kinakalaban natin ngayon, COVID-19 at ito nga po, keeping safe sa gitna po ng bagyong ito. Okay, sige. Ingat po ha. God bless mga kapatid.